May tanong po ako. Pag in love ka, may problema ka ba? Meron o wala? Wala. Di niyo po napansin yon? Pag in love ka sa isang tao, wala kang problema. Masayang masaya ka. Amen? Hindi mo iniisip yung pera. Hindi mo iniisip kung kumain ka na. Hindi mo iniisip yung pagod mo. Ang iniisip mo lang yung minamahal mo. Bakit? Kasi in love ka. May napanood po akong isang video. Siguro nasa internet pa yun eh. Yung dalawa nagpapalimos, nagmamahalan, nasa tabi ng daan, naglalabing-labing, nagyayakapan. Alam mo mahirap sila kasi madungis. Pero kahit na madungis, may nakapag-video sa kanila. Yung babae, talagang yakap ng yakap, halik ng halik dun sa asawa niya. Di po ba nakakaingit yun? Napakarami sa atin, ang dami-daming pera. Di po ba? Napakarami sa inyo, meron na sasakyan, ang ganda na ng bahay. Pero bakit hindi ka masaya? Kasi walang tunay na pagmamahal sa buhay mo. Amen? Let's be honest. That is the truth. When you are truly in love, you do not have any problems. Pag tunay kang nagmamahal, umiibig, masaya ka, payapa ka. Ito po ang susunod kong tanong. Ano naman ang gagawin mo para sa minamahal mo? If you are truly in love, what will you do for your loved one? Ano? Di ba lahat? Kahit na anong iutos niya sa iyo, gagawin mo? At pag inutos niya, pag may sinabi siya, hindi lang yung gagawin mo pang may ngiti, may galak. Yung mga bago palang mag-asawa, tignan niyo po, nandun sa honeymoon stage, no? Sasabihan siya ng kanyang asawa, hugasan mo yung pinggan. Huhugasan kong pinggan. Haghuhugas ng pinggan, nakangiti. Babe, man, tapon mo naman basura. Huwag ka mag-alala at tapon ko ang basura. Diba? No? Sunduin mo naman ako. Andiyan ako. Kahit na isang oras, dalawang oras, hinihintay, hindi pa lumalabas sa opisina, kahit na pinagpapawisan na, hihintayin. Di po ba? Pagdating, kikis. Pagkatapos ng honeymoon stage. Ano na po? Nightmare stage. Bangungot. Pag inutusan, hugasan mo pinggan. Ako na naman? Pagod na nga ako nagtatrabaho. Di pag uwi ko dito, maghuhugas pa ako ng pinggan. Tapon mo yung basura. Kanina ka pa dyan, hindi mo pa tinapon ng basura? Sunduin mo ako. Busy ako. Alam mo nang dami kong ginagawa. Anong nangyari? Dati, napakadali, napakagaan. Puno ng tuwa at galak. Inutos, gagawin. Ano ang nawala? Yung pagmamahal. Amen? Let's be honest. Because remember, love makes life bearable. Kaya mong buhatin, kaya mong dalhin, kaya mong gawin ang lahat kung tunay ka lang umiibig at nagmamahal. Yan yung dahilan bakit sabi ng ating Panginoon, dumating siya para gawin lahat ng utos ng Diyos. Jesus came not to abolish the law, but to fulfill all laws. Alam niyo po ba kung ilan ang mga utos na dapat sundin ng isang tapat na Hudyo? During the time of Jesus, the Ten Commandments of Moses multiplied to 613. Kung talagang mahal mo ang Diyos, yung 613, susundan mo bawat isa nun. Paano mo mamememorize yung 613? Eh yung nga mga iba sa atin, 10 utos na lang nga, hindi pa memorize, di po ba? Anong 7 commandment? Oh, wala sumasagot, tignan niyo po, no? Pero ang isang tapat na Hudyo, isang banal na Hudyo, isang nagmamahal sa Diyos, memorize niya, alam niya, nasa ulo. Pero isinasa puso din. Pero hindi lang natatapos sa puso, ginagawa, binubuhay. And how is it possible, a very impossible task, to know it, to put it into heart, to put it into action, to live it out? It can only be possible through love. Nothing is impossible for a person who loves. Amen? Dahil, sabi ng isang Hesuitang pare, if you fall in love, you should stay in love because that will decide everything.
manatili kang umiibig, nagmamahal, at diyan magmumula ang iyong lakas, ang iyong buhay, sa lahat ng iyong desisyon, sa lahat ng iyong gagawin sa iyong buhay. The question is, why do we fall out of love? Kung yan pala yung susi para maging magaan ang buhay mo, masaya ang buhay mo, I think that is the most important question. How can we stay in love? Because to fall in love is easy. Amen? Madali lang eh. Pero yung manatili kang umiibig at nagmamahal hanggang sa iyong huling hininga, mahirap yan. Bakit ba nawawala ang pagmamahal sa atin? The first reason is because we focus on ourselves. Is it evil to focus on ourselves? Masama bang isipin mo ang iyong sarili? Hindi. Pero ang masama, pag wala ka ng ibang iniisip kung hindi ang iyong sarili. Remember that. Meron bang letter I sa love? Wala. Di po ba? Ibig sabihin, there is no ego in love. Meron bang letter na ako sa pagmamahal? Wala. Di po ba? Ibig sabihin, pag tunay ka nagmamahal, ang iyong iniisip, ang iyong focus ay ang pagbibigay, pagbabahagi, pag-aalay. Minsan may mga tao nawawala ang pag-ibig nila, pagmamahal. Bakit? It's not only that they focus always on themselves. Palagi ako, paano ako, yung sa akin. Minsan nawawala sila ng focus kung ano-ano yung binibigyan nila ng pansin. Hindi ka tunay na makakapagmahal kung merong ibang sumisingit sa iyong paningin, sa iyong pansin. Amen? Mawawala ang iyong pag-ibig pag meron kang ibang tinitignan. Or much better, pag may iba kang tinatapatan. Kaya nga, ang tunay na umiibig tapat, ano ibig sabihin ng tapat? You focus. You give yourself straight to the person that you love. But when you lose focus, nawala yung iyong katapatan, mawawala din ang iyong pagmamahal. Pag mas marami ka ng oras sa iyong mga kaibigan, kabarkada, inuuna mo pa yung inuman kesa sa iyong asawa, kesa sa iyong mga anak, you will fall out of love. Pag masyado ng mas maraming oras binibigay mo sa trabaho, sa paghahanap buhay, you will fall out of love. Pag meron ibang sumingit, ibang babae, ibang lalaki, you will fall out of love. So ask that question, saan na ba ako nakatapat ngayon? Dahil tandaan niyo po ito, your focus is where you give your energy. Your focus is where you give your life. Kaya nga, wala ka ng pagmamahal na maibibigay sa iyong asawa, anak o pamilya pag inalis mo na ang iyong pansin at tingin sa kanila. Napakahalaga, palagi tayong bumalik sa Diyos. Why? Because God is love. God teaches us how to love. God refocuses us. God is faithful. Tapat ang Diyos. Pag lumalayo ka sa Diyos, lumalayo ka din sa pamamaraan ng pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Kaya nga, kung gusto mong maging mas masaya ka, maging payapa ka, maging magaan ang iyong buhay, tandaan natin, tunay tayong umibig at nag-uumpisa yan sa iyong pagiging tapat. Pag umiibig ka, kaya mo ang lahat. Kung tunay kang umiibig, wala kang problema. At nag-uumpisa ang tunay na pag-ibig kung susunod tayo sa Diyos. Kung magpapaturo tayo sa Diyos. Kung magpapagabay tayo sa Diyos. Dahil tandaan mo, ang Diyos ay pagmamahal. God is love.